Tagapagsalita ng Meralco na si Ginoong Joe Saldarriaga kaugnay sa supply ng kuryente. Magandang gabi po uli, Sir Saldarriaga. Yes, magandang gabi din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood sa PTV4. Sir, si Alan po ito. Sir, sabi ng DOE, yes, may chance, yes sir, may chance raw na magkaroon ng yellow alerts itong Abril dahil sa mababang kapasidad ng mga hydroelectric power plants. Sa panig po ng Meralco, ano po ang masasabi nyo rito? Well, ang Meralco, wala naman masyadong kinukuhang supply mula sa hydro. Most of our supply are from gas plants, coal, at iba pang mga suppliers kasama na din yung renewables. And patuloy naman kami nakikipag-ugnayan sa Department of Energy. In fact, pumasok din kami recently into a supply agreement para masiguro na meron kaming supply particular sa peak demand. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na oras kung saan kailangan ng kuryente, kaya kailangan natin punuan yon. And aside from the supply initiatives that we have undertaken, meron din tayo dun sa tinatawag na demand side management o DSM. Ito naman yung paano mo i-manage yung iyong demand o yung kakayahan mo na bawasan yung kinukuha mong supply mula sa mga supplier. So ang unang-unang programa namin diyan ay itong interruptible load program. Dito ang mga malalaking customers ng Meralco, mga industrial at commercial establishments, panandalian, kung sakali magkaroon ng yellow alert, ay hindi muna gagamit ng kuryente mula sa Meralco o supply mula sa Meralco, bagkus ay magpapaandar ng sarili nilang generator sets. Sa pamamagitan ng ganyang pagkilos, yung hindi nila gagamitin kuryente mula sa Meralco, magagamit naman ng Meralco para maipamahagi dun sa mga customers natin na walang alternative supply tulad ng generator sets. Maliban pa dyan, yung ating energy efficiency initiatives, we are going heavy in terms of the information dissemination efforts para naman yung mga kababayan natin ay equipped sa impormasyon kung papaano ang masinop, matalino at maayos na paggamit ng kuryente. Sir, sikat na naman ngayon yung salitang yellow alert para po sa, yes, kabatiran ng ating mga kababayan. Pakipaliwanag nga sir ng mas malalim pa, no, kung anong ibig sabihin nito. Okay, tatlong alert status yan. Unang-una, yung white alert. Ibig sabihin ng white alert, mataas yung level ng reserba ng kuryente, so wala tayong alalahanin. Ang yellow alert, ibig sabihin yung reserba natin mas mababa na dun sa inaasahang antas na kinakailangan. Usually ito, ang batayan nito, yung pinakamalaking power plant na nagsosupply sa isang distribution utility, no, tulad na Meralco. Dito sa amin, ang various suppliers natin, sinisiguro na meron sapat na supply. Subalit, shared din naman yung deficiency sa buong Luzon grid. So kung merong shortfall sa Luzon grid, meron ding share ang Meralco doon. Kaya namin kailangan paghandaan sakaling magkaroon ng yellow alert. Pero sabi ko nga, pag sakaling merong deklarasyon ng grid operator ng yellow alert, dyan na po papasok yung aming interruptible load program. At ang pinaka hindi magandang sitwasyon o senaryo ay yung tinatawag na red alert, sapagkat ibig sabihin nun, kulang na po yung supply ng kuryente. Ngayon sa red alert status, ang gagawin po ng distribution utility dyan tulad na Meralco para mapagkasya yung available supply doon sa mas mataas na demand, isa-shave yung demand sa pamamagitan ng mga manual load dropping o yung mga power interruption rotating schedule. Para nang sa ganon, masiguro na yung grid ay maging stable, yung system ay maging stable, at walang maganap na anumang abirya tulad ng total interruption dito sa aming franchise area.
Mm-mm. Sir, hindi na dapat no na hindi na umabot pa sa alert, red alert status yung ating kuryente. Yes. At sabi nga nila, sir, collaborative efforts ito para makapagtipid. Paalala, sir, sa ating publiko para mas matuto pang magtipid ng kuryente. Well, ang nais ko lang ipagbigay alam sa ating mga tagapanood ay patuloy po nating gawin ang energy efficiency bilang pang-araw-araw na gawain. Yung pong masinop, matalino at maayos na paggamit ng kuryente. Huwag po natin aksayahin ang kuryente. Marami hong energy saving tips na maaari kayong ma-access mula sa Meralco. Meron ka po kaming account sa Facebook, nasa Twitter din po tayo. Nandiyan din po yung ating Meralco Newsroom at yung ating website at www.meralco.com.ph. At kami po buwan-buwan ay meron din po kaming Meralco Advisory na ito po ay nasa YouTube. Maaari nyo po itong i-access for more information on energy efficiency and practical saving tips sa kuryente po. And mag-download, sir, ng inyong Meralco app. Yes, mag-download po kayo ng aming Meralco app. Meron din po kaming AppCal o yung Appliance Calculator dun sa app na yon kung saan makikita po ninyo kung ano po yung i-consumo ng bawat appliance na ginagamit po ninyo. Sa pamamagitan ng impormasyon na yan, mas matalino po ninyong magagawa kung anong nararapat para ma-program nyo yung paggamit ng kuryente sa inyong mga kabayan. Okay, so with that, thank you very much, Sir Joe Saldarriaga. Sa inyong oras at impormasyon, ang tagapagsalita po ng Meralco. Thank you. Salamat po.